pinto na hindi pwedeng buksan kailanman? Bakit pa tayo magpapagawa ng pintuan kung hindi naman pala bubuksan kailanman? Halos lahat ng ginagawang istruktura ay may mga pinto. Ito ang isa sa pinakamahalagang parte ng ginagawang istruktura o mapabagay man ito. Bawat pinto ay may iba't ibang istorya o memorya tulad ng masasayang alaala at malulungkot na alaala. At kahit saan ka man magpunta, nariyan ang mga pintuan na handang tumanggap sa iyo. Halika at sabay-sabay nating panoorin ang videong ito ng tatlong sagradong mga pintuan na hindi maaaring buksan magpakailanman. Number 1, Templo ng Padmanabhaswamy. Sa lugar ng Kerala ng bansang India ay may napakalaking istruktura na pinangalan ng Padmanabhaswamy Temple. It was created in 6th century and built upon until 16th century by the kings of Travancore royal family. Ang templong ito ay isa sa pinakasagrado at pinakasikat na templo sa buong mundo. Ang templong ito ay dinarayo ng napakaraming deboto, kasama na dito ang mga dayuhang turista. The most valuable ng templong ito ay ang 6 na malahiganting mga pinto na gawa ng makakapal at matitibay na bakal. Marami ang nagtataka kung anong nasa likod ng mga pintuan. Naging malaki itong palaisipan sa sinuman kung paano ito mabubuksan. Dinaglaon ay gumawa ng pwersahang pagbukas ng mga pintuan na 1,000 years na hindi nabubuksan. Laking gulat nila nang makita nila ang laman ng 5 pintuan na napakaraming ginto sa loob nito tulad ng mga ancient gold chains, diamonds, rubies, and precious stones, pati na rin mga statue na gawa sa purong ginto at mga sako-sakong gold coins. Meron din napakaraming necklace, bowls, sticks, gold ropes, crowns na lahat gawa sa purong ginto. Kasama na din dito ang mga antique jewelries with diamonds and emeralds at mga precious stones na nagkakalat lang kahit saan. Ang lahat ng ito ay umaabot ng worth $22 billion o mahigit 1 trillion pesos. Subalit may isang pintuan ang hindi nila kayang buksan dahil sa napakasulidong bakal nito. Kahit ano ang gawin nila, ay hindi talaga nila kayang buksan ang pinangalan ng Dorby o Bartakon Kalyara na misteryosong pinto na ito. According to an ancient legend, the mysterious Vault B was guarded by serpents tulad sa nakikita nating imahe sa pinto na may 2 ahas o kobra na tila nakabantay. Ayon din sa kasabihan, kailangan ito ng spell o ritual ng isang pari na marunong o pamilyar sa ritual na Naga Bandam ng Garuda Mantra. Subalit ang lahat ng nakakaalam ng ritual na iyon ay pumanaw na. At may nakapagsabi rin that anyone who tries to open it forcefully will be cursed at maaaring mapahamak ang lahat ng nasasakupan ng lugar dahil sa may nakapagsabi at nakakarinig sila ng rumaragasang alon sa loob nito na tila may secret tunnel patungo sa karagatan, kaya pag binuksan ito, magdudulot ito ng matinding baha. Ayon sa mga eksperto, naglalaman ito ng napakarami pang kayamanan na hindi pa nakikita ng buong mundo. Hanggang ngayon, nananatili itong misteryo at hindi na ito bubuksan magpakailanman. Kung bago ka lang sa channel na ito, please subscribe, like this video, and hit the notification bell para maging updated ka sa mga bagong videos na ia-upload namin every week. Number 2, Mausoleum of the First Qin Empire, King Chuwang. Noong taong 1974, may 5 magkakapatid na naghuhukay upang gumawa ng balon, subalit may kakaiba silang nakita sa kanilang paghuhukay. Namangha sila sa kanilang nahukay dahil napakaraming statues ang lumantad sa kanilang paghuhukay at napag-alaman na ito na pala ang isang tanyag na massive underground mausoleum of the First Qin Empire, King Chuwang. Ang mausoleum na ito was protected by over 7,000 terracotta warrior statues.
Ang pagkakadiskubre nito ng limang magkakapatid ay inaakala nilang swerte ito sa kanilang buhay at ito ang magbibigay ng kahimyangan ng kanilang pamumuhay. Subalit ang lahat ng kanilang magagandang inaakala ay taliwas sa kanilang iniisip dahil nagsunod-sunod ang kanilang kamalasan sa kadahilanan na isa-isa silang dinapuan ng malalang sakit na humantong sa kanilang kamatayan. Kahit ang isa nilang kapatid ay di kinaya ang sakit ng nararamdaman, kaya naisipan nitong kitilin ang kanyang buhay. Ang mausoleum na ito ay pinaniniwalaan na dito nakalibing si King Chuang, subalit walang nakakaalam kung saan banda siya nakalibing. Naging isa itong palaisipan dahil napakalaki daw ng mausoleum na ito na may 7,000 terracotta statues, palaces, and scenic towers para sa mga 100 officials at meron pa daw itong nakabaon ng mga rare artifacts at napakaraming kayamanan. Subalit ang pahayag ng mga historians ay may kaakibat itong sumpa o bad luck sa sino mang maghukay nito. At sinabi din ng mga historians na ang palibot ng kinalalagyan ng mga labi ni King Chuang ay may inalagay na mabagsik na likido na isang uri ng mercury na kapag buksan ng pintuan nito, magdudulot ito ng pagkauwi sa kamatayan pag nalanghap ito at kakalat sa sangkatauhan. Kaya hanggang ngayon, ipinagbabawal na ang lugar na ito kahit kanino man. Number 3. Bad Spring Hotel. Ang Bad Spring Hotel ay matatagpuan sa Alberta ng bansang Canada. Kung titingnan ang hotel na ito ay napaka-relaxing ng lugar na ito, napaka-fresh ng hangin at nagagandahang tanawin. Alam niyo ba na may tinatagong misteryo ang hotel na ito? Ito ang room 873 sa 8th floor ng hotel. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng management na bawal buksan ang room na ito na kahit ang mga hotel workers ay bawal pumasok sa room 873. Ayon sa istorya ng mga legends, may mag-asawa at anak na babae ang nag-check-in sa room na ito at di naglaon, pagsapit ng kalagitnaan ng gabi ay biglang nasiraan ng bait ang kanilang padre de pamilya at inatake ang kanyang asawa at anak hanggang sa malagutan ito ng hininga. At pagkatapos ng kanyang ginawa sa kanyang asawa at anak, tsaka naman kinitil niya ang kanyang sarili. At pagkalipas ng ilang buwan, nirenovate ang kwartong ito para muling mag-umpisa ang pagtanggap ng mga guest sa kwartong ito. Subalit ito na naman at maraming reklamo ang natanggap ng management sa kwartong ito na sinasabing nabubulahaw daw sila sa malalakas na sigaw sa loob ng kwarto at nakakakita sila ng lubuang handprints sa mga dingding at higaan nila. Ito kaya ang mga kaluluwa ng pamilyang namatay dito? O kaya noon pa man ay marami na silang namatay sa kwartong ito na nais makapaghiganti din sa sino mang pumasok dito? Kaya simula ng mga masasamang nangyari sa kwartong ito, sinaruduhan na ito at tinapalan ng makapal na semento para hindi na ito mabuksan magpakailanman. Shoutout kay Ibra Rakitera, Sherwin E., Mr. Wangbu, Plep Molinomta, Johan Drake Ragasa, Dark Moon, Junjun Apatan, Joseph Napin, Brian Triban, Demrix Kilo, Cyril Tiosan, Mr. JC TV, Geraldine De Jesus, Edwin Vargas, Ian Canillas TV, Monet Makayanan, Yeye Gobrin, Maestro Jun, John Michael Zacarias Family, Novi Marcelo, Mark Lomo, Justin Roy Serofino, Nigis Love TV, William Lloyd Fernandez, Edmund Jade Cahongkoy, Dino Banaria, Mark Mahilom, Jessica Vlog Colinares, Kim Conrad Invoker, Junior Camelo, and Jeanette Colliado. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakapanood at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat!